Magandang araw mga ka-money magnet, narito na naman tayo upang alamin ang mga maswerteng bagay na dapat nating gawin sa ating dining area. Ngunit bago yan, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, maaring mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At tapusin ang panonood para malaman nyo ang mga maswerteng dapat nating gawin. Unang bagay na dapat natin gawin sa ating dining area ay ang paglalagay ng lamesa. Pakasiguraduhin na ang lamesang ilalagay ay bilog upang wala itong mga pointed arrow na pwedeng makapag-stop sa chi na dadaloy sa ating buhay. Kung kaya't mas mainam kung bilugan para paikot-ikot lamang ang swerte at hindi siya mag-i-stop. Para patuloy din ang swerteng mananaig sa iyong buhay at ang blessing ay patuloy na papasok at mag-i-stay sa inyong tahanan. Pangalawang dapat nating konsidera ay ang paglalagay ng upuan. Mas maraming upuan, mas maganda. Ngunit pakasiguruhin na ang lahat ng upuan ay nagagamit nyo sa inyong dining area. Paano mo magagawa yan kung dalawa lang kayo nakakain sa inyong dining area? Ang gawin mo lamang, araw-araw, ay iba't ibang upuan ang iyong upuan para ang chi ay hindi nagiging stagnant at ito ay lumibot paikot sa bawat upuan ay hindi mamayani ang bad chi. Pangatlong dapat mong tandaan sa iyong dining area ay ang paglalagay ng buhay na elemento. Ang isang halimbawa ng buhay na elemento ayon sa Feng Shui ay ang paglalagay ng halaman. Ang halaman ay siyang nag-a-absorb at siya ang kumukuha ng mga negatibong energy na maaaring pumasok sa iyong tahanan. Kung kaya't mas maraming halaman sa dining area, mas maraming negative energy ang na-a-absorb nila. Huwag mo rin kalimutang maglagay ng buhay na halaman sa ibabaw ng table, sapagkat ang halaman ang siyang nagbibigay at nagsisilbing dahilan upang ang mga negatibong enerhiya na namamayani sa iyong tahanan ay kanyang i-absorb. Tandaan lamang na huwag kayong maglalagay ng mga plastic na halaman. Pakasiguraduhin din na ang halaman ay hindi mamamatay. At kung patay na ito, palitan nyo na ng mabuti para hindi naman mamatay ang swerte. Huwag din kayong maglalagay ng mga dry plants. Siguraduhin yung sariwa at naaalagaan ang mga halamang may ilalagay sa dining area upang ang blessing ay hindi rin mamatay. Pakasiguruhin nyo na ang dining area ay may buhay na elemento tulad ng mga halaman. Mas mainam kung mas marami upang ang lahat ng negatibong maaaring umikot at mamayani sa iyong tahanan ay kanyang i-absorb. Napapansin nyo na lamang na naging sariwa ang hangin nilalanghap nyo sa loob ng inyong dining area sapagkat naubos na ang mga negatibong enerhiya at nasagap ng mga halaman. At dapat nyo rin tandaan na sa dining area, mas mainam kung maraming bilugan na hugis. Maaring bilugan na placemat, bilugang mat, at bilugang mga lalagyanan ng pagkain. Sapagkat ang bilog ayon sa Feng Shui ay maswerte. Kung kaya't mas maraming hugis na bilog, mas maraming swerte ang darating sa buhay mo. Ang bilugang mga bagay ay sumisimbolo sa pera. Kung kaya't kung maraming bilugan na bagay sa iyong tahanan, siguradong maraming pera din ang papasok sa iyong buhay. Kung nais mong maging maswerte, mas piliin mo na gumamit ng mga bagay na bilugan upang swertihin ka sa iyong buhay. Ang isang maswerteng bagay na hindi dapat nawawala sa iyong dining area ay ang basket of fruits, sapagkat ito ang nagpapakita at nagbibigay ng abundance and prosperity sa iyong buhay. Kinakailangan, araw-araw ay may prutas sa ibabaw ng table sapagkat ito ay nagpapahayag na kung may prutas sa ibabaw ng table mo, hinding-hindi ka mauubusan ng pagkain sa iyong buhay. Kung kaya huwag mong kalimutan na kinakailangan sa ibabaw ng table kahit anong klaseng prutas ang magtira ka upang magkaroon din ng abundance ang buhay mo at hindi ka maubusan. Ganun pa man, kinakailangan din na ang prutas na ilalagay mo ay hindi nabubulok o hindi sira na. Ayusin to, linisin at ilagay sa magandang lalagyan
upang presentable, sapagkat ang buhay sa pungsuy ay kinakailangang maging presentable. Ito'y isang biswal na kung ano man ang nakikita at ipinapakita at inilalagay mo sa ibabaw ng iyong table, iyon ay magre-representa sa kung anong klaseng buhay ang maghihintay sa inyo. Kung mas maraming prutas ang nasa ibabaw, siguradong mas maraming abundance and blessing ang darating sa inyo. Kung kaya't huwag mong palaging iiwasan mo na nauubusan ka ng pagkain. Kinakailangan palaging mayroong pagkain sa ibabaw ng table para hindi ka maubusan. At nang sa ganun, ang blessing, prosperity, abundance, and happiness ay makamit mo sa iyong buhay. Huwag mo rin kakalimutan na maglagay ng salamin sa iyong dining area. Ang bilugang salamin ay isang magandang bagay na dapat mong ilagay sapagkat maswerte nga ang bilugan. Maswerte din kung mayroong salamin sa inyong dining area kung saan makikita ang mga pagkain. Siguraduhin na makikita ang pagkain sa ibabaw ng table. Sapagkat ang mirror ay nagpapadoble ng mga bagay. Kung kaya't kung nakikita sa mirror ang mga pagkain nyo sa pang-araw-araw, nadodoble nito ang blessing na ibibigay sa iyong buhay. Kaya tupakatandaan na kung maglalagay ng salamin, linisin araw-araw at siguraduhin ang salamin ay hindi basag. Sapagkat ang lahat ng pangit, sira, basag ay ayaw sa pungsuy. Ayon sa pungsuy, ito ay kamalasan. Kung kaya't para maiwasan, maglagay ng salamin na maayos at makikita ang mga pagkaing nasa ibabaw ng table. Nang sa ganun, maging masagana ang iyong buhay, pamilya at bukod doon, maibibigay sa iyo ang mga bagay na ninanais mo sa buhay. Ikaw ay magiging magkakaroon ng isang masaganang buhay na kapaki-pakinabang at isang buhay na hinahangad mo na matawasay at masagana. Bukod doon, ang buong blessing sa iyong buong buhay ay darating sa panghabang buhay at hindi ito mag-i-stop kung patuloy mong aalagaan at aayusin ang buong kabahayan. Lalo na't iingatan ang paglalagay ng salamin sapagkat napaka-komplikado nito. Kung kaya't kung maglalagay din ng salamin, sa dining area ito ilagay at siguraduhin kitang-kita ang mga pagkain ng lahat ng abundance ang iyong makamit sa iyong buhay. Pakaiwasan mo rin ang pagkakaroon ng maraming bintana sa loob ng iyong dining area. Ang pagkakaroon ng maraming bintana ay nagiging sanhi upang ang swerte ay lumagos palabas sa inyong tahanan. Kapag maraming bintana, maraming lagus-lagusan na lalabasan ang swerte na dapat ay nasa loob lamang ng bahay at nagpapaikot-ikot lamang. Kung kaya't iwasan ng maraming salamin o maraming bintana. Isa ay okay na. Kung ang salamin nyo or meron kayong window sa loob ng iyong dining area at ang window na to ay nasisikatan ng araw, ito ay mabisa sapagkat ang sikat ng araw ay nagsisilbing paraan at nagsisilbing daan upang maging masagana ang iyong buhay. Ngunit tandaan, ang sobra at maraming bintana ay hindi maganda. Kung isa o dalawa ay tama na, lalo dikit maganda kung ito ay nasisikatan ng araw. Ngunit ang sobrang bintana ay nagiging lagus-lagusan ng swerte kung kaya't ito'y pakaiwasan para hindi lumagos ang swerte na sana ay nasa loob lamang ng bahay at magbibigay sa inyo ng masaganang buhay. Tandaan din na kung maglalagay ng painting, ang painting na ilalagay sa dining area ay yung nagpapakita ng abundance. Ito ay mga prutas, masasarap na pagkain o kaya magagandang lugar. Iwasan mo ang paglalagay ng painting na nagpapakita ng isang malungkot na bagay sapagkat sa dining area, ito ang lugar kung saan tayo kumakain. Mas mainam kung puro abundance ang naipapakita at nailalagay nyo dito para abundance din ang mangyayari sa buhay mo. Ang kalungkutan ay hindi dapat mapasailalim sa loob ng bahay upang hindi ito mangyari sa iyong buhay. Kung kaya't ito ay iwasan, magagandang bagay at mga abundance na bagay lamang ang inyong i-display para ito rin ang maganap sa iyong buhay. Kung kaya't kung ikaw ay may dining area at pipili ka ng isang painting, pakasiguraduhin mo ito ay nagre-represent ng abundance para ang abundance ay matamasa mo sa iyong buhay.
Ngayon mga kamani magnet, nalaman mo ang mga bagay na dapat nating gawin sa loob ng ating dining area. Ang mga bagay na to ay bawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin nakapalaran kung tayo ay magtatagumpay. Samahan natin ang panalangin para tayo lagong magtagumpay sa buhay. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, maaaring mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Maraming salamat mga kamani magnet.